Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin tungkolo dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Nasaan nga ba itong si Catherine Camilon? Mga kaibigan, maraming ang gulo ang lumalabas. Buhay nga ba o ito ay wala ng buhay? Ano nga ba ang buong katotohanan sa pagkawala ni Catherine Camilon? Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na yan. Catherine Camilon isinugod sa ospital. Naku po, di yan o, sa rolling ng video ang ating tatalakayin at marami pang iba. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po akong tuklasin, alamin, paano na isugod sa ospital itong si Catherine Camilon? Makikita na nga ba ito ng tuluyan? Yan po ang ating panoorin. Mga kaibigan, samahan niyo po ako. Nakunan na ho ba ng salaysay itong asawa ni De Castro? Medyo luminaw yung direksyon ng investigation natin. Tinakbo sa ospital, but yung mga operatives natin umikot na sa lahat ng mga ospital. Siyempre, yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano, ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya sa kanyang ginawa. Hindi pa rin matukoy ng Philippine National Police ang kinaroroonan ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa PNP 4A Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, bagamat nakikipagtulungan naman sa investigasyon ang police major na person of interest, wala pa itong naisisiwalat o napapanggit tungkol sa posibleng lokasyon ng Miss Grand Philippines 2023 candidate. Sa ngayon, patuloy ang pangalap nila ng impormasyon at paghahanap kay Camilon. At medyo luminaw yung direksyon ng investigation natin. But up to now, we are still gathering solid evidence para mas lalong tumibay yung kaso natin. Kasi yung affidavit nila dapat supported by forensic evidence to make an airtight case at wala nang kawala. Sa kabila ng mga lumutang na witnesses, hindi pa rin malinaw kung saan dinala ng mga suspect si Camilon. We cannot say na maaring, we cannot speculate. Basta ang sabi lang ng witness natin na nakakita ay duguan ng ulo ng itong nawawalang beauty queen natin. We cannot see kung she is alive or what happened to him. Baka mamaya tinakbo sa ospital. But yung mga operatives natin umikot na sa lahat ng mga ospital. So far wala naman. So still missing. So we are not seeing officially na siya ay patay, but we considered her missing up to now unless na makita yung katawan niya. So that's the time na we can conclude.
tinawagan ng CIDG. Sa iba pang mayroong impormasyon sa pagkawala ni Camilon, makipagtulungan sa CIDG para sa mabilis na ikalulutas ng kaso. Si Camilon ay nawala noong October 12 at huli itong nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas. Nakunan na ho ba ng salaysay itong asawa ni De Castro? Sa ngayon po ay wala pa po man, pero dahil nga po ito ay nabanggit po no, sa salaysay na ating mga nakuha, magiging pati po. Ang titingnan po kung ito ay magiging pati ng ating investigation po. Meron na ho ba tayong lead sa kinaroroonan ng iba pang suspect? Hanggang sa ngayon po ma'am ay patuloy po natin sinasaliksik ang kinaroroonan nitong sinasabing nga pong bodyguard driver na identify po at nung ating nagkong suspect patungkol sa sasakyan po at itong dalawang candles. Okay, alright. Ako po, shoutout at maraming salamat po sa inyo lahat. Sa pagsuporta, dito muna tayo. Siyempre sa original mayari ng video na yan, shoutout po at maraming salamat. Matindi! Matindi sa kalukuhan, matinding panlilinlang. At siyempre, at dito tayo nagbabatay sa ruling ng video na ating pinakita ho, mga kaibigan. Ha? Ay wala pa rin pagbabago itong tungkol sa pag-iimbestiga sa pagkawala ho ni Catherine Camilon. Ay pagkabaliktaran noon nangyayari, lalo hong lumalabo, hindi ho lumilinaw. At itong tinatalakay po natin ito ay nagbumukha pong katawa-tawa, nagbumukhang clown at tayo taong bayan, mahal nating netizen. At siyempre sa pamilya ho ni Catherine Camilon ay pinapaikot-ikot lang po tayo nitong pag-iimbestiga regarding ho sa kaso sa pagkawala ni Catherine Camilon na ang tinuturang utak ho ay itong si Police Major. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano naging katawa-tawa, mukhang clown, mukhang hindi katiwa-tiwala itong mga anak na katakot-takot na ahensya at nagpapaliwanag at nag-iimbestiga dito ho kay Catherine Camilon. At bago po natin na dakuhan nyo, naibigyan po natin ng highlight itong nasa ospital di umano itong si Catherine Camilon at pinalibutan na nga itong ospital, pinuntahan, subalit wala pong natagpuan na Catherine Camilon doon. Nako po, lumatugtugin na yan. Nagaksaya lang po kayo nung oras. Nagaksaya lang kayo nung oras na pera ng gobyerno ang ginagamit niyan, alam ko ho, sa pag-gather nyo ng mga impormasyon. At subalit wala naman po kayong good feedback, magandang feedback. Doon pa rin pumupunta ang inyong investigasyon sa word, sa salita na malabo. Isipin nyo, mga kaibigan, mahal kong netizen, 17 testigo ang hawak ng CIDG ho. Laban o dito sa pagkawala kay Catherine Camilon na ang tinuturong utak ay si Police Major. Doon o sa 17 testigo na yon, hindi natin ma'am sorry, hindi ko malaman kung 17 o 18. Humigit ko mulang 17 na lang natin, na lang ang ating sasabihin. I'm very sorry kung hindi ko nasabi yung eksaktong bilang. Sa dami pong iyan, ay lalo hong lumalabo. Tawanan na lang natin ito. Tawanan na lang po natin itong mga nag-iimbestiga na ito. Dahil mukha naman no, silang katawa-tawa, mga kaibigan. Maliwanag po diyan, mga kaibigan, na sila po ay nag-aksayala ng oras. Pinuntahan ng ospital. Pinuntahan para makita si Catherine Camilon at baka di umano ay dinala sa ospital. But wala po silang natagpuan na Catherine Camilon. Ay itong mga gumawa ho kay
Catherine Camilon, ay mas matalino po sa inyo. Ikaw ba naman gagawa ng kalukuhan? Ayan bang pasyente mo kung halimbawa't may nangyari kay Catherine Camilon na kailangan dalhin sa ospital? Ayan ba naman ay dadalhin pa sa ospital ng buhay para ipagamot? Ay siyempre, pag dinala sa ospital yan, ay magkakaroon po ng kalutasan ng kaso na ikangapoy may tuturo talaga ang utak dito. That's why hindi po magkakaroon ng ganun yan. But Beno, salamat at pinuntahan nyo sa ospital at subalit huli na po ang mga gawain nyo yan at alam po natin na isang parte ng investigasyon yan. Ah, wala naman nakita, di ba? Oh, may nagturo na nga na 17 testigo. Humigit kumulang 17. Eh hindi niyo makita nga si Catherine Camilon kung nasaan. Sinasabi niyo 'yung duguan. Nasaan 'yung duguan na 'yon? Kung kahit isang testigo lang ho, mga kaibigan, kung tunay talagang testigo 'yan, ay napakadali pong malutas ang kaso. Ay, inaalala ko noon, nung ang Secretary of Justice pa, ay itong si Laila De Lima. Nakulong yan, si Laila De Lima. But ang gusto ko pong ipunto dito, noon siya po, ay siya isang Secretary of Justice ng ating pamahalaan. Ang hinawakan pong kaso nito ay dito sa isang mayor. Hindi ko na po babanggitin. Wala akong makita na magdidiin kay Mayor na testigo muna, mga kaibigan. Walang lumulutang. Subalit itong si sa panguna po ni Laila De Lima, NBI ang humawak ng kaso nun eh. Ano tatandaan ko? NBI. Kasama ho si Laila De Lima na pumunta sa bahay, sa rest house nitong isang mayor na ito. Kasama ang NBI. Nakakuha lang po na sila po ay may dalang stick. Kinuha lang po. May nakuha po silang isang hibla ng buhok, mga kaibigan. Doon po sa bakuran ng isang mayor na yon. Pansin na ako, hindi ko babanggitin yung pangalan ng mayor. Yun lang po ang naging daan. Sa isang hibla ng buhok na yon, kinumpara. Doon po sa babae ay nagkumpara ho ang buhok na yon na DNA test. Nagtugma ho. Wala pong ibang ebidensya, mga kaibigan, bago maiakit ang kaso sa korte. At yan po, mayor na yan ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo diyan ho sa Bilibid Prison at ngayon po ay inabutan ng binawian ng buhay diyan po sa kulungan. Alam niyo yan kung sino yan, mayor na yan. Natalakay po natin, mga kaibigan, sa puntong ito in relation dito po sa kaso ni Catherine Camilon. May DNA test na ho. May 17 testigo. Subalit malabo pa rin ang kaso. Doon sa nabanggit ko po kanina, nabuok lang ang pinakang ebidensya na nagpatunay na itong mayor na ito ay sangkot. NBI po ang humawak noon. Ganun po kagaling ang NBI nung kapanahunan na Secretary of Justice po ay itong si Laila De Lima. Mga kaibigan, pasisira na po kung napadaanan natin yon dahil nagbigay lang po ako ng isang halimbawa dahil mga kaibigan, anday po nagbibigay ng public opinion na dapat daw ho, ilipat na sa NBI itong kaso. NBI na dapat ang mag-imbestiga sa pagkawala po ni Catherine Camilon. Dahil nakakahalata na ho. Matagal na nakakahalata ang ating taong bayan netizen na pinapaikot lang po ang nangyayari sa investigasyon. Walang nangyayari sa investigasyon ho. Lalong lumalabo tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Okay, alright. Dito naman tayo dumako. Sa sinasabi ko na mukhang katawa-tawa, mukhang clown itong mga nag-iimbestigang ito at mga nagpapahayag tungkol dito sa pagkawala kay Catherine Camilon. Bakit nasasabi kong mukhang katawa-tawa at nagmumukhang sinungaling? Hindi lang mukhang sinungaling.
Suriin po natin ang video. Maliwanag po doon na sinasabi. Ah, ano to? Ah, sandali, baka nakalimutan ko itong sinabi. Ayan, nandiyan doon sa video. Nakikipagtulungan daw ho itong si Police Major sa investigasyon. So, balit hindi sabihin kung nasaan lokasyon itong si Catherine Camilon. Ayon po diyan sa isang pulis na kernel na ito ay babae, sasabihin natin, nagpapaganda, hindi nagpapapugi, nagpaganda dahil babae sa harap ng camera. Ha, yang galing magsalita. Ah, di ba? Kita yung galing magsalita, mabulaklak. Nakikipagtulungan si Police Major according ho dito sa nagsalaysay sa video na yan. So, balit, hindi maituro kung nasaan ang lokasyon ni Catherine Camilon. Diyos mio, mahabagin. Mukhang clown ito eh. Ganyan ba nakikipagtulungan? Kaya ako'y napatawa? Diyos mio. Ah, paano ka naging kernel? Kung ganyan ang mga sagot mo. Diyan po mga kaibigan yung sinasabi ko pa noon pa man. Ang galing nila sumagot. But hindi po related yung mga sagot nila. Ah, hindi tugma sa mga nangyayari. Ah, isipin nyo, talagang lantaran sinabi nakikipagtulungan sa investigasyon si Police Major. Subalit, hindi maituro si Catherine Camilon kung nasa. Saan pumapasok doon yung nakikipagtulungan? Kayo na po mga kaibigan na magsabi. Eto, bilisan natin. Pangalo pang katawa-tawa, mga kaibigan. Ang sabi, yan po bang si asawa ni Police Major ay naimbestigahan na? Ano na naman ang sagot? Ano ang sagot? Ang sabi? Ganito ang sagot. Ulitin ko. Yan po ba si Catherine Camilon? Yan po ba ang asawa ni Police Major? Iniimbestigahan na din? Ang sumagot? Titingnan po natin dahil nabanggit po yan ay kasama sa investigasyon. Yung mga pangalan yan, yung asawa, ay titingnan po natin. Titingnan na naman, lumantugtugin. Mga kaibigan, kung magsusuroy po tayo sa mga binibitawang pananalita nito, mga kinaukulang ito, ay pawang niloloko lang tayo at pinapaikot. Nagsusuroy, wala po akong alam. But kung magsusuroy po tayo, maliwanag na tayo po pinapaikot lamang nitong mga sinasabi sa social media ng mga kinaukulan na ito. Beno, mahaba na ito. At kukulangin tayo sa oras, mga kaibigan. Bigyan po na ito ng part 2, mga kaibigan, tungkol dito sa mga ikangayang katawa-tawang pahayag sa social media na pinapaikot lang po ang tambayan netizen, at lalong-lalo na itong nanay, tatay, kapatid ni Catherine Camilon. Pagpalain po tayo lahat. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.